Plano ng lokal na pamahalaan ng Siargao na makahanap ng lugar na mapaglilipatan ng mga residenteng nasa coastal areas upang makaiwas sa panganib na dulot ng sama ng panahon o bagyo. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Welcome to Siargao! Siargao is beautiful! Kakaila ang ganda ng Siargao. Mula sa malalaking alon, malinis na beach, at sariwang hangin. Sabi nga nila, Siargao is relaxing! Pero gaya ng ilang lugar sa bansa, may ilang bahagi ng Siargao na ayon sa Department of Environment and Natural Resources, kontaminado na. Maraming problema rito. Like for example, in Dapa. Marami ng communities doon along coastal, and based on our water quality monitoring, those areas are really contaminated with fecal coliform. Sa Dapa, nakita natin lahat po yung mga communities along coastal areas, ginagamit po toilet, yung water body na. Winasak noon ng Bagyong Odette yung mga kabahayan dito sa baybayin ng barangay Punta Kawit, Dapa, Siargao. Pero matapos ang higit isang taon, bumalik yung mga residente rito para muling magtayo ng bahay at balikan ang kanilang hanap buhay. Isa si Thea sa nasalanta ng Bagyong Odette, pero bumalik at muling tumira sa Pampang. Saan bumabagsak yung mga pinaghugasan, yung mga... Opo. Sa dagat? Opo, sa dagat. Mabaho. Wala naman po kaming choice kundi tiisin na lang. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang coastal communities sa isla, tulad sa Del Carmen, kaya ang hiling ng lokal na pamahalaan. Ang talagang hinihingi naming tulong right now is to allow us to use some of the spaces na owned by the national government as potential resettlement sites. Hindi lang ho natin tinitingnan yung illegal settlement, but yung risk po of living in a coastal zone tapos nasa typhoon belt ka. Ang taas po ng potential loss of life. Tinitingnan na ng DNR ang paghanap ng relocation site. Pero hindi ito madali, lalo't itinuturing na protected area ang Siargao. Kaya mag-iimbentaryo ang DNR ng mga pampubliko at pribadong lupa sa isla. Although Siargao is a protected area, pero napakamarami naman pong titled land dito sa Siargao. So we will be revisiting those policies. Sa ngayon, ang pagtatayo ng treatment plant na maglilinis sa dagat, gaya ng ginawa sa Manila Bay, ang nakikitang solusyon ng DNR. Tutukuyin ng ahensya ang bilang ng mga establishmento na lumalabag sa 20-meter easement o tamang layo ng mga estruktura mula sa beach. Sa pag-iikot namin sa isla, ilang negosyo ang nakatirik malapit sa Pampang. Pero ang hotel ni Sofia, piniling lumayo sa dagat. Minsan po talaga yung mga guests namin, yung hinahanap po nila is yung Tanaw sa view, tapos konting lakad lang, andun na. Pero kasi po, sabay po tayo sa batas na kung saan sinasabi na dapat yung establishmento ay malayo-layo dun sa mismong karagatan. Master plan sa mga ecotourism site gaya ng Siargao ang nakikitang solusyon ni Environment Secretary Tony Yulo Loizaga. Upang matiyak na hindi nasisira ang kalikasan at hindi na ilalagay sa panganib ang mga taong nakatira rito. Think about the resilience aspects. The ecosystems that support the island therefore need to be resilient to the impacts of climate change and other hazards. And the sustainability. Sa tulong ng Project Transform na inilunsad ng DNR, umaasa ang ahensya na magkakaisa ang pamahalaan, pribadong sektor at publiko na labanan ang pagkasira sa kalikasan at climate change. Ang Siargao hindi lang isang isla, kundi paraiso sa mga taong nabighani sa ganda nito. It's amazing. It's beautiful. Does it get any better than this? Mula rito sa Siargao Island, Clazel Pardilla para sa bayan.